Good afternoon, po, sir. I'd like to introduce myself. I am First Lieutenant Kent Fagyan, Commanding Officer ng 15th DRC 1st Infantry Division, Philippine Army. Isa po kami sa mga unit na nag-confront ng mounted group sa Marawi. For additional information po, kasama din po ako sa Sambuanga Siege when I was a platoon leader ng 44th Infantry Battalion. So comparing po doon, mas mahirap po yung sa Marawi kasi buhos po talaga yung mga bahay. Tapos halos maraming third floor and fourth floor yung mga bahay. And then for additional information din po, last year, nung nag-occupy yung Mauti Group, when they forcefully occupied Poblacion Butig, tapos nagtas sila ng bandila ng ISIS, kasama din po ako doon. So, comparing sa mga previous encounters with the Mauti Group dito sa Marawi, upgraded po yung dito sa Marawi kasi meron na po silang, marami po silang 50 caliber, yung radio frequency scanner, may drones, tapos parang unlimited po yung bala nila. So yung sa amin, nung pagpasok namin doon sa Marawi, kasi yung Mauti Group, imagine, naka-defensive position lang sila. Yung gagawin lang nila, kung lalabas kami, titirayin lang nila kami. So, kailangan namin dahan-dahan talaga. From sa kanto-kanto, by block yung ginagawa namin. And then, sa mga bahay. So, hindi namin kailangan magpakita sa mga kalsada kasi titirayin kami. So, kailangan namin butasin yung mga pader. Doon kami papasok. And then, sa mga bahay naman, magkakalapit kasi yung mga bahay, kaya yung ginagawa namin, inoobserbahan muna namin, tapos bago namin pasukin, kung may tao may kalaban, kung may resistance, bago namin pasukin yung sa loob is yung ginagamit namin, tear gas para makaalis sila, or pag malakas talaga yung resistance is gumagamit na kami ng kwan, yung 9TRR or grenades. And then, sa by floor and then by room naman po kasi sila alam po kasi nila yung mga pasikot-sikot doon, so every area is nasa advantage position po sila. So yung ginagawa po namin, pag nakuha po namin yung isang bahay, hindi rin po kami magkumpiyansa kasi may nangyari po sa amin, buti yung isang kasamahan namin umupo sa upuan, may naramdaman sa ilalim na matigas, and then pagtingin niya, IED, improvised explosive device. Buti na lang po, hindi pumutok. And then yung sa kabilang bahay, yung inalisan ng Mauti Group, is bago sila umaalis, naglalagay sila ng mga IEDs. So, very observant kami, buti na lang, nakita nung leading namin. And then, before pa sumabog, nakalabas na kami. So, mahirap po talaga yung ginagawa namin. And as much as possible, iniiwasan po namin yung casualty sa amin. Pero magaling din po yung kalaban. So, yun po yung ginagawa namin. Tapos may mga nakuha din kami na kwan, mga civilian. Pero unarmed sila. So, pag may makuha kami na unarmed civilian doon, kinuha namin, interrogate namin kung kasama sila. Sa amin kasi, yung unit kasi namin, na-assign na kami doon sa Marawi simula last year. So, kilala ng mga tropa namin yung mga ibang Marawi na nasa andun mismo. So, yung ibang nakukuha namin is kilala ng tropa namin. So, sinasabi namin doon para more na ma-interrogate sila, para malaman namin kung kalaban sila o hindi. Pero pag unarmed po talaga is hindi namin inaano, hindi namin kinukuha niyan. Hindi po namin sila binabaril o ano. Kinukuha po namin sila kasi tumatakbo din po sila sa amin. Kasi natatakot talaga sila doon sa mga Mauti and nagkukwento din sila kung ano yung mga ginagawa nila sa loob. Tapos, yun nga po, from sa unit kasi namin, sa sundalo, galing po kami ng training for 1 month. And then, mag 2 months na ngayon, so 3 months, hindi po naka-uwi yung kami. So,
Kahit po maraming stress kami is ginagawa po namin yung trabaho namin para ma-liberate yung Marawi. And gusto ko pong in behalf po sa mga kasamahan ko na lumalaban pa sa Marawi, nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagtulong niyo sa amin. Kasi nararamdaman po namin, hindi po kami nag-iisa na lumalaban sa kanila. Sa konting pagbigay niyo sa amin ng mga damit, tubig, malaking tulong na po yun sa amin kasi doon po sa loob, hindi ka kasi makakain ng tamang oras. Hindi ka makatulog ng... Kasi palagi kang magising, putok dito, putok doon. Simula umaga hanggang gabi, almost 24 hours na, lalo nung first week. So, yun po yung sa amin ng mga sundalo. Kahit po na ganun yung naranasan namin is ginagawa po namin yung tungkol namin. Yun lang po. So, Mr. President, with your permission. How old are you, Lieutenant? Ilang taon na kayo? I'm 29 years old na po. 29. And you're our first lieutenant. Yes, I notice you're wounded. Saan mo nakuha yung tama mo? Sa... Nung nasa second floor po kami ng building, magkadikit kasi yung dalawang building. And then, yung bintana rin is magkaharapan. So habang kiniklear namin yung isang building, yung katabi niya na building, meron ding mga kalaban nun. So, doon po yung nangyari na encounter. Tatlo po kami na nasugatan and luckily, nabuhay po kami. Wala pong nangyari sa amin. I just want to commend you for your bravery. Thank you po, sir. I just wanted to ask yung challenge nyo. Papasok kayo doon, pagbukas ng pinto, maaaring bariling kayo. So, ang ginagawa nyo, hindi ba totoo? At sinabi sa amin ito, nagmamaso kayo ng wall. Doon kayo pumapasok. Tama po, sir. At kumisang pag pumasok, mayroong... Nakaabang po, sir. Mayroong nakaabang o mayroong gas tank na maaaring naglagay ng IED na pwedeng sumabog. Chamber to chamber ang labanan. Kwarto sa kwarto ang labanan. Yes, tama po yan? Tama po, sir. At nakikita nyo, natatamaan ang mga kasama ninyo. Tama po ba yan? Yes, sir. It must be very hard for you to see your soldiers, your lieutenant, a leader of men, seeing your fellow soldiers fall in battle. And it is equally hard for you, I'm sure. Nalalabanan mo, kapwa Pilipino, na Marawi, nanaligaw siguro ng landas dahil napabayaan at nalulon sa masamang mga doktrina na ngayon nagdudulot ng sadyang kahirapan sa daang-daang libo mga tao at nagbibigay ng lagim at dilim sa Mindanao. Tama ba yan? Tama po, sir. Sabagat din ang pinaglalaban natin ay hindi laban sa Pilipino, kapwa sa Pilipino, ngunit yung kapayapaan para madala na natin ang development sa bayan. At kung may masasabi ka, siguro ayaw mong makalaban rin yung mga maute. Tama ba yan? Tama po, sir. Pero that is your duty, right? Yes, sir. And you will do your duty. Yes, sir. And you will go back again, in spite of your wounds, to battle. Opo, sir. And you will do so hesitatingly, not just to be wounded, but to be able to kill somebody that you don't want to kill. Is that correct? Yes, sir. That is too hard to bear for a 29-year-old lieutenant in our country to fight and see your brothers fall dead, or to fight and see your fellow Filipinos that you don't really want to fight die also. Is that correct? Yes, sir. So you don't find pleasure at it at all? You do not find pleasure at it? Di ka natutuwa? Nahihirapan ka? Tama po ba yan? Nahihirapan po, sir. Mr. President, that's all I want to say. Thank you. Thank you, Senator Gordon.